Okay guys, welcome to my channel. Today, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng intro sa vlog gamit ang KineMaster apps. Pero bago yan, panoorin niyo muna ito. Ayan po, nakita nyo na ito. Ngayon, natuturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Tara, gawin na natin. Okay, first step po, ganito. YouTube downloader. Okay, click natin YouTube downloader. Ayan, YouTube downloader. Search nyo. Wall video. Video property. Okay. Ayan. Wall video ko makisearch. Ayan. Okay. Ito po. Ang dami. Pili na lang kayo dyan kung anong gusto nyo. Ito. Meron dito. Ito. Click ko lang itong napili ko. Okay. Kung anong napili nyo. Pili na kayo dyan. Ito yung napili ko. May napili na ako. Ayan. Click ko lang dyan. Okay. Tapos. Check your back. Download. Notification dito sa inyo na dito na download ng desktop download na dito sa inyo okay na yun yan tayo dito videos tas yun eto na siya yung tap na nag-download na okay siya yan pa nakag-download na yun na property voice video yan ayun na pala tayo dito sa at po, nandito tayo sa KineMaster application na nabuksan ko na. Tapos, pindutin lang natin itong vlog na malaki. Tapos, yung select aspect ratio, yung nasa kaliwa para naka-landscape siya. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung media. Tapos, hanapin nyo yung picture nyo na ilalagay sa video. Yan, ito meron na akong mga nagawa na na-edit na picture ko. Naka-folder na yan para hindi ako mahirapan na hanapin sa KineMaster. Kasi ito, pili ko itong folder ko, tapos pili ko na picture ko na ilalagay ko sa video. Ah, ito. Yan, nakapili na ako, tapos check yung nasa taas. Yan, tapos ganyan na lang siya. Tapos click nyo ulit yung picture. Tapos, ito yung nasa gitna. Yung katabi ng gunting. Tapos, click nyo yung nasa gitna. Yung pagitan ng start position tsaka end position. Para maigalaw natin yung picture ng tama. Yung magigitna natin siya. Yan. Okay. Yan, nalagay na natin ang tama yung picture. Ayos na siya, sa gitna na siya. Tapos, click ulit natin itong check. Yan. Subukan natin i-play. Yan, okay na siya. Okay na siya. Punta tayo dito ulit sa layer. Tapos, media. Hanapin natin dito yung dinownload ko kanina na video na wall screen para sa ating intro. Ito yun, naka-folder na. Ito. Short intro. Yan. Tapos, pili ako dito kung ano yung gusto kong i-background na wall video para sa aking picture. Siguro ito na lang. Okay. Yan.
Tapos, pick natin itong bijol. Tapos, ito yung nasa pipina. Tapos, split screen ito. Pintay natin yung nasa kanan, yung puti na malaki. Tapos, check. Yan. Tapos, pag nadidot na natin yan, nalakihan na natin yung video. Sakto na siya sa screen. Tignan natin ulit itong picture. Tapos, ilagay lang natin siya, habaan natin. Yan. Pantayin natin doon sa ilagay ko na video. Yan. Pantayin na siya. Saktong sakto, ilagay nyo lang siya. Diba nakikita nyo yan, ganyan na kulay green siya, hindi pa nakikita yung picture ko. Paligagawin natin yan, baka lumabas yung picture ko doon sa may gitna. Sa may wall na nabasag, click lang natin itong video. Tapos, hanapin nyo yung chroma key. Yan, chroma key. Tapos, check na. Pindutin natin itong enable. Yan. Tapos, click nyo lang yung key color, kung ano yung color na ayusin natin. Ito, kulay green yung ayusin natin. Click nyo na itong green, tapos check. Tapos, show mask. Tapos yan, show mask natin para mas madali siyang ayusin. Yan, show mask siya. Adjust lang natin ito. Yan, kailangan yung green sa gitna kanina na nasa wall, kailangan kulay itim siya, tapos yung nasa pagitan niya sa paligid niya ay puti. Baka lumabas yung picture natin. Yan. Tapos, check lang natin. Tapos yan, na-timpla ko na. Check lang natin. Natin check. Tapos yun. Yan, nakabas na yung picture ko. Medyo hindi pa natin masyadong matimpla yung mayroon siyang konting green pa. Ulitin ko. Click natin ulit. Tapos, chroma key. Yan, ayusin natin. Yan, check. Meron pa rin. Basta, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuha nyo yung tamang timpla. Hanggang sa mawala, ma-perfect nyo yung kulay. A few moments later. Check ulit natin. Medyo may green pa siya. A few moments later. Yan. Yun, okay na. Medyo madali na natin ang timpla ng yan, okay na siya. Tapos niyan ay yan, play natin kung okay na talaga siya. Yan, okay na siya. Yun lang, ganun lang kadaling gumawa ng intro para sa ating mga vlogs kung kayo ay bago pa lang. Baka simple lang yan. Tapos, save na natin siya. Pinili natin itong export. Antay lang natin. Medyo a few moments later. Ayan, pinag natin yung export, play lang natin ulit dito. Kung okay na yung video natin. Ayan, ganun lang po. Kadaling gumawa ng intro para sa mga baguhan. Yun lang po. Salamat. We'll be right back.